Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Naririto po tayo muli sa Tinapay ng Buhay at tayo po'y makipag-ugnay sa mismong Tinapay ng Buhay na ating Panginoong Jesus. Halina't sama-sama po tayong makinig at magnilay at magpanibagong sigla. Happy New Year din po sa inyong lahat, mga kapatid. Panibagong paglalakbay na naman, panibagong pagkakataon, panibagong pag-asa, panibagong adventure ang ating tatahakin sa taong ito ng 2021. Ang ating pong batayang teksto, mga kapatid, ay matatagpuan sa aklat ni Apostol Lucas, Kabanata 13, mga talata 6 hanggang 9 na ganito ang sinasabi. At sinabi ni Jesus ang talinghagang ito. May isang lalaking nagtanim ng puno ng igos sa kanyang ubasan. Pumunta siya roon at naghanap ng bunga at wala siyang nakita. Sinabi niya sa tagapangalaga ng ubasan, narito 3 taon na akong pumapalito na naghahanap ng bunga ng puno ng igos na ito at wala akong nakitang bunga. Putulin mo iyan. Bakit sinasayang niya ang lupa? Sumagot ang tagapangalaga at sinabi, Panginoon, pabayaan mo muna iyan dyan sa taong ito hanggang mahukay ko ang paligid to at lagyan ng pataba. Maaring ito ay magbunga. Ngunit kung hindi, saka mo na ito putulin. Ang pamagat po ng ating refleksyon, mga kapatid, sa umagang ito ay The God of Many Chances. Sabi nila, God is a God of second chances. Ngunit hindi lamang po ito, kundi God is a God of many chances. Siya ay mahabagin at laging nagbibigay ng panibagong pagkakataon sa atin upang tayo ay may tuwid mapanumbalik sa Kanya at makapagpatuloy sa buhay. God doesn't just give us a second life. He comes to us and transforms our real life. When God gives you another chance to fulfill your mission in life, seize it. Don't waste it, ika nga. That's the time to focus on God's unique calling for your life. Ang talinghaga na ating binasa kanina ay pumapatungkol po sa panibagong pagkakataon na binibigay sa kanila ng tagapangalaga. Ang talinghaga ng puno ng igos ay pumapatungkol sa bayang Israel. Gayon din po tumutukoy ito sa ating lahat na nagpapahayag ng pananalig kay Jesus. Batid po natin ang bayang Israel, sila ay mga tumalikod sa ating Panginoon. Marami silang nagawang pagsalangsang, marami silang nagawang pagkakamali at nais ng Panginoon na sila ay maituwid. Napakinggan natin kanina sa pagbasa ng banal na kasulatan na ang puno ng igos ay walang bunga. Naghintay ng matagal ang may-ari ng ubasan upang magkaroon ito ng bunga. Sa matagal ng panahon, wala nang talagang makitang bunga. Dahil wala siyang bunga, sinabi niya sa tagapangalaga ng ubasan na putulin na lamang ang punong ito. Subalit nakiusap ang tagapangalaga sa may-ari. Sapagkat nais gawin ng tagapangalaga ang lahat upang ito ay magbunga. Huhukayin niya ang mga surroundings nito, lalagyan niya ng fertilizer para mapabilis na ito ay magbunga. At kapag hindi pa rin ito bubunga, saka ito puputulin. Ganito po ang ginawa ng Diyos sa atin o ginagawa ng Diyos sa atin. Lahat po tayo ay kanyang binibigyan ng mga chances, pagkakataon upang tayo makapagsisi at makapagbalik loob sa Kanya. Dahil Siya ay Diyos na mahabagin at mapagmahal. Ang panibagong taon sa ating buhay ay pagbibigay ng Diyos ng another chance o higit pa na pagkakataon. Kung marami man tayong mga naging kabiguan itong nakaraang taong 2020, ang taong 2021 ay naghahatid naman sa atin upang tayo ay tumayo at mabigyang pagkakataon na mabigyang direksyon muli para sa ating ikabubuti at ikatatagumpay. Sa taong ito, taon muli ng panibagong pagkatuto, ang ating mga naging karanasan noong isang taon, mabuti man o masama, ito po ay magiging tuntungan natin upang sa pagtahak natin ng panibagong taon ay maging positibo ang may dudulot ng ating mga karanasan. Kung may mapapait man tayong mga karanasan, ang panibagong pagkakataon ay binibigay sa atin ng Diyos ay magdulot ito sa atin ng pag-asa. As God's people, we build our lives on Jesus. Our existence, our day-to-day living, our every breathing moment has its source in Him. Para tayong mga halaman na malawak ang ating nauukupa sa hardin ng ating Panginoon.
tayo'y inihahalin tulad sa puno ng igos, ang ating maugat ay naroon sa ilalim ng lupa. At ang hardinero o tagapangalaga ay naghahanap ng ating mga bunga. At maging ng mismong may-ari ay naghahanap ng ating bunga. Nais niyang makita ang ating mga bunga bilang mga binagong nilalang niya sa pamamagitan niya. Araw-araw po sa ating mga buhay, madalas pinuputol natin ang ating relasyon na ugnayan sa Diyos dahil sa marami tayong mga kaabalahan sa buhay. At para tayong mga isang puno ng igos na bigong makapamunga. Ngunit magpasalamat tayo sa Diyos sa kanyang buong katiyagaan, pagpapasansya at biyaya niyang binubuhos sa atin sa bawat araw, sapagkat binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Bagong pagkakataon upang burahin ang nakalipas sa pamamagitan ng pagpapatawad ng Diyos. Ano man ang ating mga naging pagkakamali nitong nakaraang taon, ang tandaan na ang lahat ay maaaring patawarin ng Diyos, pinapatawad tayo ng Diyos, at ang pangako ng kanyang mga salita ay nasa atin. Ang pagbabagong pagkakataong makapagsimula, ang harapin ang buong taon na taglay ng kapangyarihan ng Diyos, ang pagkakataong makapagtagumpay, at bagong pagkakataon upang magkaroon ng espiritong nagpapanibago sa atin. Tulad po ng pagsasara ng taong 2020, nabuksan naman ang pintuan ng taong 2021. And this is another year of grace ng ating Panginoon para sa ating lahat. Hindi natin alam ang maaaring maganap o mangyayari sa ating hinaharap, ngunit nananangan tayo sa biyaya at habag ng ating Panginoon. God is the God of second chances and new beginnings. God's words is full of many more promises. Sa pagharap po natin ng bagong taong ito, magsuri po tayo sa ating mga sarili. At naising ma-level up ang ating relasyon sa Diyos, ang paglilingkod natin sa Kanya at sa ating kapwa. May panibagong pag-asa at biyaya sa mga naghahangad na mas maging malapit sa Diyos. Samantalahin po natin ang habang may panahon pa na ibinibigay sa atin, samantalahin po natin ang Diyos ang may hawak ng ating buhay at sa buong mundo. Siya din ang may hawak ng ating mga future. Binibigyan niya tayo ng pag-asa at lakas sa bawat sandali, sa bawat araw, at umasa tayong kanyang gagabayan, iingatan, sasamahan, at bibigyan ng direksyon at papatnubayan. Siya ang ating magiging kabalikat sa lahat ng ating mga hakbangin, responsibilidad, at misyon. Amen. Nawa mga kapatid, muli tayong napalakas, nabigyan ng hamon at inspirasyon upang magpatuloy sa buhay na nananangan sa biyaya at habag ng ating Panginoon. Ang Diyos nawa ang magpala sa inyong lahat, mga kapatid. Great and happy morning po sa inyong lahat. Bye-bye.